Yung first question ko is, looking back to where you started, feeling mo ba, paano nagbago yung motivation mo in terms of joining showbiz? Ako kasi naturally born ano ako eh, competitive. So, yun nga, lumaki ako na as an athlete. So, yung motivation ko, hindi, alam mo yun, parang kung ano eh, lagi akong eager ako na mag-compete, eager ako na to improve myself. Ganun ako lagi eh. So, kung meron isang bagay na sasabihin sa akin, hindi mo to alam, mas lalo ko na sa challenge. Ganun ako. Hindi ko siya tinitake na, ah, nako, makakahiya or what. Ganyan. Okay. Yung next question ko is, can you still hear me? Again? Ah, okay. Ayan. Yung next question ko, Irvic, is, kasi di ba parang, parang sabi mo nga, competitive ka and all, ganyan. So, somehow, nitong pandemic, yung parang maraming mga activities yung natigil, di ba? Mm-hmm. Like, how did you keep up with your lifestyle na very active when the world suddenly stopped for you? For every one of us? Well, nag-stop nga yung lahat na pwede natin gawin. So ako naman, yung with all the limitations, ini-enjoy ko lang kung anong meron ako. Which is, ayan, ini-enjoy ko yung time for myself. Ini-enjoy ko kung ano yung, yun nga, yung anong meron ako. Meron naman akong gym. So everyday ako nag-workout, in-enjoy ko yung family. Di ba? More time na to spend time with them. Ayan. Paano yung pagbabasketball mo? Sobra mo ba itong na-miss? Ah, yung basketball, alam mo, hindi ako mag-basketball ng 5 years, 10 years. Hindi yan mawawala sa puso ko. First love ko yan eh. Alam mo yan, kahit sa panaginip, feeling ko minsan nagbabasketball ako. Kahit ito, minsan naglalakad ako sa mall, gumaganyan ako, alam mo yun, gumaganyan ako. Parang nasa ano ko yan eh. Nasa sistema mo na talaga. Sistema ko yan, oh. Okay. And yung last question ko sa iyo, Irvic, is parang if there's anything na parang feeling mo hindi naka-apekto sa iyo sa showbiz. Kasi di ba parang like maraming pressures in showbiz na somehow nagpapabago talaga sa isang artista. Pero sa iyo, ano yung mga pressures in showbiz na feeling mo hindi ka naapektuhan at napagtagumpayan mo ito? Pressures sa showbiz? Ako, syempre, nung muna, kasi nag-start ako with Survivor, di ba? So, umpisa pa lang, parang nag-compete na ako. So, naging motivation ko when it comes to mga teleserye, sabi ko, itong mga kasama ko dito sa Survivor, mga artista talaga to. Ako kasi before, model, basketball player, di ba? So, dinaan, sabi ko nga sa'yo, dinaan ko dun sa pagiging competitive ko. Inisip ko lagi sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko din. So, yun yung mentality ko lagi eh. Ano ako eh, fighter ba yun? Or, yeah. Okay. Thank you. Thank you so much, Irvic. And congratulations. Thank you, Albert. Thanks, Kuya Albert. Last question naman ko. Last questions will be coming from Mr. John Bueno. All right. Hi, good afternoon, Irvic. I'm John from kumagaw.com. First of all, congratulations. Of course, renewal ng contract mo with GMA. You mentioned that you actually own a gym. How did that particular business start? It started when, it started 2009. Kasi I was still playing basketball, di ba? Tapos, syempre yung... my career with basketball, minsan I get cut, tapos wala akong, alam mo, wala akong team. Yes. So, so nag-isip ako, what if wala na akong maging team? So, I have to have a plan B, which is yun. Hindi pa ako nag-artista nito.
So sabi ko, I should have a business, may maliit na business na alam ko. And yung parang, if ever andun ako, I can help people na, ayun, to improve their, ano, their physical features, di ba? So yun, mm-hmm. or their, ano, yeah. As a fat boy who doesn't actually get any physical activity, what would you suggest people do to start a healthy lifestyle? To start a healthy lifestyle, well, una-una, di ba, importante din kasi hindi naman puro workout lang. You have mm-hmm. to watch what you eat, yan, yung diet mo. Ako, this year, nag-start ako ng bagong diet. Hindi ako kumakain ng pork and beef. So, ang laki nung nabawas sa akin. Medyo, nung lockdown, nag-gain ako ng mga 15 pounds or 20 pounds. So, ngayon, bumalik na ako. Somehow, naibalik ko yung 2010 body ko. Because of that. Alright, nakaka-inspire naman. But you mentioned earlier also that you would want to do a food show of some sorts. What's like your guilty pleasure when it comes to food? Ano yung pinaka-paborito mong dish na kung inihain sa'yo ng mom mo, eh hindi mo hihindian? Well, yung favorite ko talaga na Filipino cuisine na naluto ng mami ko, yung kare-kare. Mahilig ako sa kare, I love kare-kare, beef pa yan o pork or seafood. Pero yun nga, kung what's the difference of your mom's kare-kare versus other people? Again? What's the difference of your mom's kare-kare versus other people's kare-kare? Yung kare-kare ng mom ko kasi parang may secret siya na, well, hindi naman siya secret, pero mas ano siya, mas matrabaho dahil talagang dinidikdik niya yung nuts, yung peanuts. Mm-hmm. Kasi di ba minsan yung ibang kare-kare from the restaurant, parang peanut butter, mga ganyan, o mga, yes. I don't know. So yung sa mami ko talagang may peanuts talaga siya na mapifeel mo na lutong bahay talaga siya. So medyo niluto siya with love, parang ganyan. And hindi siya na shortcut, kumbaga. Yes. Oh, yeah. Alright. Being a survivor of an accident as recently, what? Well, natutunan ko lang na, well, more of appreciation. Mm-hmm. Yan nga na mas na-appreciate ko na yung gumising lang tayo everyday, sobrang malaking bagay na yan. Actually, surviving this pandemic, surviving COVID, and sobrang dapat maging magpasalamat na tayo. And for my experience, yung surviving an accident, a car accident, sobrang swerte ko. Diba? So, yan lang. We have to appreciate life or we have to wala na, parang yung buhay na meron tayo na binibigay sa atin, wala, dapat lang pahalagahan lang natin. Kasi ang daming na kung isipin maraming hindi na umabot ng 2021, di ba? So yung andito pa rin tayo, gawin natin kung ano yung mas makakapagpaganda ng buhay natin or, di ba? Kung pwede tayo maging influence ng iba to be positive. Kasi syempre, hindi naman porkit buhay ka lang, okay na. Yung iba, may pinagdadaanan, di ba? Yeah. Eric, what has been like the most difficult part of, because you mentioned na nagka-COVID ka, was that something really hard on your part? COVID? Syempre nakakatakot, di ba? Kasi syempre, hindi natin alam kung anong pwede mangyari, di ba? And andun tayo sa pwede kong mangyari, yung worst na pwede mangyari kahit kanino. So, yun. And, na-hospitalize ka ba during that time? Hindi naman. Like, may quarantine lang ako sa bahay. So, may konting symptoms, pero in time. Alright, that's really, really good news. But what would you suggest people do if nagkaroon sila ng COVID symptoms?
difference. What did you do that you think made a difference when you had it? Again, sorry. What did you do during that time na nagka-COVID ka? What did you do to get better? Well, syempre, una-una, in-isolate ko yung sarili ko, di ba, para, in-isolate ko yung sarili ko para, di ba, para hindi tayo makahawa or ganyan. And yun lang, rest lang talaga. All right. Thank you so much, Ervic, and thank you for sharing your life with the public. And congratulations sa renewal mo with GMA. Thank you. Thanks, Kuya John, and maraming salamat po ulit sa lahat ng vloggers na nakasama natin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, Ervic, baka may message ko sa fans mo, and you may also promote your current and upcoming projects and your social media handles as well. Hello, sa lahat ng vloggers, unang-una nagpapasalamat ako sa inyo lahat for this, for your time, and salamat at pwede ko sabihin na sana continue yung supportahan yung mga GMA shows and ako, supportahan nyo din ako. Thank you so much. At syempre, hindi rin po makakompleto ang ating vlog ko nung walang photo. Kaya naman po mga kapuso, paki-on po yung camera nyo. Okay po. Pwede na po ba lahat? 1, 2, 3, smile. Save ko lang po. Last one na po. This time, finger heart po ulit tayo. Para proud to be kapuso. 1, 2, 3, pose. Save ko lang po ulit. At yun nga po mga kapuso, thank you so much po for joining us this afternoon. Again, congratulations, Ervic. And this ends today's Back-to-Back Bloggers Conference. Enjoy the rest of the afternoon mga kapuso. Stay safe.